Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at mga nayon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga. Nagpapahayag ng mabuting balita ng kaharian at nagpapagaling sa lahat ng may sakit at karamdaman. Nang makita niya ang makapal na tao, naawa siya sa kanila sapagkat hirap sila at lupaypay na parang mga tupang walang pastol. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Marami nga ang aanihin, ngunit kakaunti naman ang mga manggagawa. Idalangin niyo sa Panginoon ng ani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang ani." Tinawag ni Jesus ang 12 niyang alagad at binigyan sila ng kapangyarihan sa maruruming espiritu para palayasin ang mga ito at pagalingin ang lahat ng sakit at karamdaman. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hanapin niyo ang nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel, ipahayag ang mensaheng ito sa inyong paglalakbay. Palapit na ang kaharian ng langit, pagalingin ang may sakit, buhayin ang patay, linisin ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Ibigay niyo ng walang bayad ang tinanggap niyo ng walang bayad." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Tinawag ni Jesus ang 12 niyang alagad at binigyan sila ng kapangyarihan. Kung tutuusin, kayang akuin ni Jesus ang lahat ng trabaho ng pagpapahayag ng mabuting balita. Siya ay anak ng Diyos, kaya walang imposible sa Kanya. Kaya niyang gawin lahat kung gugustuhin niya. Gayunpaman, niloob ni Jesus na tumawag ng mga taong makakabahagi sa gawain ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Hindi kinanya ni Jesus ang buong trabaho, bagkus sumanap siya ng mga makakasama at makakatuwang sa gawain. Gaya na lamang ang tiwala niya sa pinili niyang 12 alagad, kaya't binigyan sila ng pambihirang kapangyarihan upang anuman ang kanilang gawin o sabihin ay maging tanda ng paghahari ng Diyos. Lubhang napakasarap sa kalooban na mabatid na nagtitiwala at niniwala ang Diyos sa kakayahan ng tao. Kung ang Diyos mismo ay nagtitiwala sa atin, bakit tayo mawawala ng tiwala at kumpiyansa sa sarili? Manalig tayo sa Diyos at magtiwala sa ating sarili. Pagsasagawa. Ang gawain ng pagpapahayag ng Ebanghelyo ay nangangailangan ng teamwork o pakipagtulungan sa iba. Subukang makibahagi sa mga programa ng inyong parokyang kinabibilangan at mag-ambag ng kaya mong maitulong.